Hello mga kalula, kain tayo. Mag-almusal tayo. Katatapos ko lang maglinis. Yan. Tara, samahan niyo akong kumain mga kalula. Meron akong pipino, talong, nilagang, okra, papaya, at saka mais. Yan. Ang aking agahan ay mga healthy. Hindi ako magkakanin, mag-ano lang ako. So yung kakainin ko, saka yung litos. Yan. Ang ating sausawan, suka lang. Suka lang na may bawang at sili. Para pabawasan ang mga kolesterol at mga hindi magaganda na sa ating pagtanda. Ay ano, marami ng mga karamdaman na dumarating. Yeah. Tara na, umpisa na natin kumain. Hindi ko to linaga, pinirito ko lang. Kung may mga pinagdaanan dyan, idaan nyo na lang sa kain. Tula. Maraming nag-message sa akin. Maraming nagtatak. Bakit? Sa ganito, ay parang hindi na active sa mga ano, GC. Ako rin kasi, sarili ko, maraming kanin. At ang tinatanong nila, bakit hindi na sila parang hindi masaya sa mga nangyayari sa Mamix World? Eh, alam niyo naman talaga kasi ang sagot. Umpisa pa lang, sila na yung unang nag-declare na aalis na sila sa community ng Mamix World. Sila na yung unang humiwalay. Hiniwalay na nila ang pangalan ni Meg sa Beauty Mahal. Diba nga. Sa daming mga nagtatanong. Kaya ako naman kasi, nasa gitna lang kasi talaga ako. Idaan na lang natin sa kain yung mga usapin. Na mga usapin na hindi magaganda. Kasi kahit sila yung nag-unang nag-declare na hiniwalay na yung pangalan ni Mitch kay Mahal. Ngayon, na nag-declare si Ma'am Dawat doon sa pagkita-kita namin, sa pagtipong-tipo namin doon sa Laguna, marami pa rin usapin. Kasi sabi nila, nabuo raw talaga yun ng Mamix community. Pero sila na yung una-una kasi. Sila na yung nag-unang nag-declare na hihiwalay ni sila sa Mamix. Tapos ngayon, na in-announce ni Ma'am Dawat at marami pang nag-declare na aalis na sa Mamix. Marami pa rin silang haka-haka at dami pa rin nilang tanong. Bakit kasi hindi na lang nila talaga tanggapin na talagang hindi na buo yung Mamix kasi wala na si Beauty Mahal. Sila naman yung nauna eh. Sila yung nauna. Ngayon, napag-desisyonan kasi talaga ni Ma'am Dawat na mag-iwalay na lang. Para wala nang pakialaman. Pero ang nangyayari, nagkikialam pa rin sila. Yung mga sumusuporta kay Mix. Nakikialam pa rin sila sa ganap ng fans ng Beauty Mahal.
tanggapin na lang natin ang katotohanan, kung ano talaga yung katotohanan. Yung iba kasi hindi talaga matatanggap. Basta ako, kung ano yung katotohanan, doon ako. Idadaan ko na lang sa kain. Dahil nyo na lang sa kain. Mabubusog pa kayo. Magiging healthy pa yung ating katawan at isipan. Yan. Mga organic na pagkain. Gulay at saka prutas. Ayan, saging, oh. Kain kayo ng maraming saging para magkaroon kayo ng potassium sa katawan. Hindi kasi matigil yung issue, eh. Sila na yung unang naghiwalay. Ngayon, nung humiwalay kami, marami na rin nag-declare na ihiwalay na sa pangalan ni Mix. Ayun, marami pa rin issue. Ang dami pa rin lumalabas ng mga haka-haka. Kaya yung iba dyan, na hindi pa nagigising sa katotohanan, magising na kayo. Hindi pa rin natatanggal ang helmet nyo. Hindi pa rin kayo nagigising sa katotohanan. Kung ano talaga ang mga nangyayari sa loob ng kwento ng manicure. Tanggapin nyo na ang katotohanan na hindi na talaga buo yung mamix. Huwag nyo nang stress yun ang inyong mga sarili. Gumawa na lang tayo ng mga kabutihan sa kapwa. Kain na lang kayo ng mais. Kasi ang mais, pampabeauty. Pepino. Ngayon kung matagal na kayo sa mamix, alam niyo ang katotohanan. Hindi yung nagtutugma-tugma lang kayo ng mga usapin at mga hindi magagandang sinasabi. Ngayon naman, kung talagang mix kayo, di yun na lang talagang inyong suportahan. Mix na lang kayo. Kami naman ang makamahal. Talagang mahal kami. Hanggang forever. Hindi ko na ini-stress yung sarili ko. Kaya idadaan ko na lang sa pagkain. Hindi na ba kayo nagising sa katotohanan? Na hindi kayo na-appreciate ng inyong iniidolo. Ang daming nagtatanong sa akin, ang daming nag-aya sa akin na pumunta doon sa Batangas. Pero hindi talaga ako sumasama. Kasi alam ko, hindi kayo haharapin. Hindi ma-appreciate ang inyong effort na pagpunta niyo doon. Kasi ang layo-layo doon, eh. Ang layo-layo doon. Pagdating mo doon, kahit na may dala-dala kang mga pasalubong, hindi ka naman haharapin. Ang iba nga, hindi lang 8 o ilan na pabalik-balik doon. Pero, saan? Saan ang inyong iniidolo? Inaarap ba kayo? Hindi katulad dito sa kabila, sa family Pichurero. May dala ka man o wala, may pasalubong ka man o wala, pero nararamdaman mo ang pakikiharap sa'yo at i-interpin ka talaga ng mabuti. Wala silang pinipili.
pagbubuksan ka ng musilyo pag ikaw pupunta doon. Hindi pa kasi kayo maghihin sa katotohanan. Hindi pa ninyo matanggap sa sarili nyo na ang ina-idol nyo hindi marunong mag-appreciate sa mga kanyang bisita. Kayo ba, pag bumunta kayo, kahit na kamag-anak nyo, pag bumunta kayo sa kamag-anak nyo, kahit dumalaw lang kayo, kahit na wala kayong kailangan, pag hindi kayo pakihirapan, hindi kayo labasin, di ba, masasaktan kayo? Masasaktan kayo na hindi kayo hinarap? Kamag-anak pa yun, ha? Ilalong-lalo na. Doon sa atin iniidolo. Iniidolo natin yun. Tapos hindi tayo pakikiharapan. O diba napakasakit? Lalong-lalo na sa iba na naririnig ko na pabalik-balik sila doon na hindi sila inaharap. Kayo. Dapat sa inyo mauntog na kayo para na alugin yung utak, magising na kayo. Tapos sasabihin nyo na ganun sila Lani, ganun yung pamilya ni Ferrero. Sila naman talaga yung may kasalanan eh. Katulad ngayon, may pinag-usapan sila. Nangako sila na pupunta ng Musilio. Magkikipagkita sila. Isang buwan na mahigit. Sino yung nagsasabi ng katotohanan? Di ba yung idol nyo? Sila yung sila yung may pagkakamali. Sila yung may pagkakamali, hindi yung pamilya ni Ferrero. Dahil may mga usapan sila, noon pa nila hinihintay na talagang dapat magkasundo-sundo. Kung sila lang ay humarap at maaga silang pumunta, magipag-usap sa pamilya ni Ferrero, hindi dapat talaga nagkahiwalay yung mami. Ngayon, naghihinayang kayo na nagkahiwalay yung mami. Nasa inyo na yan. Sa inyo na yung may diferensya na. Hindi na sa pamilya ni Ferrero. Ngayon, ang ina-idol nyo na tago ng tago na hindi hinaharap yung mga ini-idolo sa kanya. Ano na ngayon? Ngayon, nagkahiwalay na talaga ng tuluyan yung mga mids. Nagkahiwalay na yung mids taka mahal. Talaga natuluyan ang maghiwalay. Kaya tanggapin na natin ang katotohanan. Kasi talaga yan na yung katotohanan. At hanggang dito na lang po ang video ni Lola. Pasensya na kayo. Hindi ko na mauubos. Kasi agahan lang ito ni Lola. Baka masobra naman yung siya ni Lola. Kaya tatapusin ko na lang yung video ko. Salamat sa mga nanonood. Salamat sa mga sumusuporta kay Lola. Ang hindi pa nakapag-subscribe kay Lola, pasubscribe naman kay Lola, madiskarte. Paki-like and share. At paki-pindot naman yung bell para po lagi kayong updated sa mga i-upload ni Lola. At hanggang dito na lang ang video ni Lola. God bless sa lahat. Bye!